Good news! May solusyon sa breast cancer. Ang numero unong tanong sa akin ng mga pasyente, kailangan ko bang magpa-opera? Maiiwasan ko ba to? Pag-uusapan natin yan on May 27, alas 7:30 ng gabi. Abangan! Thank you so much sa pagbibigay ng time sa atin. Ngayon po ay i-discuss natin about breast cancer. So, ate, andito po yung mga ilang katanungan. So, first question po is, paano ba nagkaka-breast cancer? Okay. So, maraming factors ang nakakapag-contribute sa pag-develop ng breast cancer, no? So, number one doon ay yung lifestyle natin. O paano tayo namumuhay. So, sa lifestyle natin, yung pagkain na kinakain natin, yung physical activity. So kapag ang isang tao ay hindi masyado nag-exercise, mas mataas ang chance niya magkaroon ng breast cancer or any cancer for that matter, no? So number 3, kung lagi ba siyang nagpupuyat. Okay, so sleep is very important because sleep is the time that our body recuperates. So kapag puyat tayo lagi at yung tulog natin ay mali ang oras, so pwede rin tumaas yung risk natin for developing breast cancer. Ang isang grupo ng mga kababaihan na mataas ang risk na to ay yung mga call center agents or yung mga nagtatrabaho na panggabi. Okay? So mas mataas ang risk nila for developing breast cancer. Okay? So bakit? Maraming factors. Okay? So number 3, yung stress levels. Kapag mataas ang stress levels mo, again, mataas ang inflammation sa katawan mo. So mataas din ang chance mo magkaroon ng breast cancer later on. Okay? So yun yung mga factors na malaki impluwensya in developing breast cancer. Okay, and of course, as we age, tumataas din ng risk natin to develop breast cancer. Eto, bakit naman po, bakit po nasama yung mga hindi nage-exercise? Nagkakaroon din sila ng breast cancer. Eh, di ba may mga tanong po na kapag nagbubuhat ng mabigat, pwede rin daw magkaroon ng breast cancer? Okay, so yan ay isang myth. So hindi yan totoo. Okay, very important ang resistance exercises o ang pagbubuhat sa ating kalusugan. Kasi diyan mapapreserve yung muscles natin. Okay, para hindi ito lumiit. Okay, ang isang problema dito kapag hindi nag-ehersisyo ang isang tao, pagtanda niya, mas frail siya or mas mahina yung katawan. At pagka mas frail ang isang tao, mas pangit ang quality of life. Okay, so hindi na niya magagawa yung mga bagay na nagagawa niya nung kabataan kapag tumanda siya. Okay, ang isang halimbawa dito ay yung simpleng paglakad. So usually ang nangyayari, yung mga matatanda, mga lolo at lola natin nakatungkod, ba? May iba rin sa kanila na hindi na nakakapagbuhat ng mabibigat. Okay? Ang isa pang halimbawa diyan, hirap din silang umakyat ng hagdan. Okay? So yan po yung mga halimbawa, no? So very important po na kailangan may resistance exercises po tayo habang bata pa para pagdating na nagkaedad na mapapreserve natin yung muscle function natin. Eh paano naman, Doc? Gaano ba kalagab, Doc, na kailangan yung early detection? Gaano kahalaga po yun? Oo. Kasi ang breast cancer ay na-cure. Okay? May lunas sa breast cancer. So very important ng early detection dahil pag na-detect ito ng maaga, mas mataas ang chance mo na mabuhay at ma-prevent na kumalat yung breast cancer. Okay? So in the event na kumalat na yung breast cancer sa kapalang nagpakonsulta, may mga okasyon na ganyan. Pero hindi naman ibig sabihin nun na kumalat na siya ay hindi na ito mawawala. Yun nga lang, mas maliit na ang chance na gumaling ka kumpara doon sa na-detect mo siya earlier. Okay? So, ang isang reason dito, syempre kapag ang cancer kumalat na, mas mahirap din itong gamutin. Okay? Dahil marami ng organs na naapektuhan. Okay, at gagamit na tayo ng mas matatapang na gamot, mas advanced na cancer treatments kumpara nung early detection. Kasi pag early detection pa lang siya, bukol pa lang siya, so mabilis siyang lunasan. Opera lang yan. Tanggal lang and then live your life healthily para mawala yung mga risk factors mo into developing breast cancer para hindi siya mag-recur. Okay? So marami pa po tayo, Doc, ditong question. Bukod sa mamaya, meron tayong live Q&A. Yep. Yes. So, para magbabigyan din po kayo ng mga hint, ngayon pa lang, habang nanonood kayo dyan,
Yes, magtabi-tabi na kayo dyan ng mga sako-sakang inyong question para mamaya po live Q&A namin with Doc. Matatanong ninyo yung mga gusto ninyong itanong, di ba? Especially now, Doc, na sobrang hirap talaga magpa-schedule sa mga doctors. Yes. Di ba? Dahil sa situation natin ngayon. So, yun. Babae lang po ba, Doc, ang nagkakaroon ng breast cancer? Actually, hindi totoo yun. Kahit kalalakihan, pwedeng magkaroon ng breast cancer. Okay. So, syempre, natural sa babae, syempre kaya nga siya breast cancer, no? So mas mataas ang percentage ng breast cancer for in women kasi sila yung may breast. But ang lalaki may breast din naman. Okay? So mas konti lang ang breast tissue ng kalalakihan, pero meron siya. Ngayon, kailan po nagkakaroon ng breast cancer ang kalalakihan? Kapag meron ang isang lalaki na tinatawag na gynecomastia or ang sinasabi na malaki yung suso ng lalaki or sa layman's term, man boobs. Okay? So yun siya. Now, it can become breast cancer kapag po yung mga risk factors into developing breast cancer ay nandoon, na-meet siya. Okay? So number one sa lifestyle pa rin po yun, or kung nag-hormones, kung nag-detect ng hormones ang isang lalaki. Okay? Doc, curious lang ako. Mm-hmm. Paano yung mga lesbian natin na nagpapatanggal ng So dahil wala na sila noon, hindi na sila risk sa mga breast cancer? Wala na, kasi natanggal na yung breast. So, it's just true na hindi na rin sila magkakaroon ng breast cancer. Unless, may natira doon sa area ng surgery. Okay? So, that's the only time na pwede. Okay. So, ito Doc, pag lagi daw bang nabubunggay yung breast or magkakaroon din ba ng breast cancer? So, yung lagi kasi ng mga nanay. Laging bubunggoin kasi mamaya magkasakit ka niyan, di ba, Doc? Okay. Para sa inyong mga katanungan, just comment down below at sasagutin natin yan mamayang Q&A. Yeah. Sa mga lola pa lang natin, Doc. Yes, yes. Ano yan? Very common na question yan. Actually, it is not true. Na porket laging nababangga or nagkakaroon ng trauma yung breast, ay magkakaroon din ng breast cancer later on. Okay? Wala siyang kinalaman yung trauma sa breast to developing breast cancer. Again, nasa lifestyle po yun. At kung may genes po kayo na may breast cancer. So Doc, kapag alam na ang breast cancer po, may mga sign ba na mararamdaman kapag yun nga mayroon ka nun? Yes, definitely. Yes, oo. Number one, syempre kung may nakakapang bukol. At yung itsura ng breast ay isa rin nagbibigay ng signs sa isang doktor kung meron nga ba talagang breast cancer or walang isang babae. So, ang kapa din po ng bukol, pwede rin pong magturo sa isang doktor na ay baka ito ay malignant at o baka benign naman. So number one, kapag may nakakapang bukol po ay isang doktor, kapag matigas po ito, kapag kasing tigas po siya kapag nakakapa na parang buto ang pakiramdam, that is a sign of malignancy. So it can point to a breast cancer. Kumpara naman dun sa mga malambot, okay, so relatively soft na bukol. Kapag ka-soft po siya, then mas benign po yun. So probably baka cyst po ito, kaya malambot, kasi tubig sa loob ang cyst. Okay, so another thing is kung movable yung bukol. Siyempre, kapag ka-movable po siya, ano po yun? Sign of benign findings, okay? Pero kapag ang bukol po, kapag kinapa ng doktor, hindi po siya movable, then that is probably malignant. Okay? Or baka breast cancer. Aside from doon, yung itsura po ng breast, kapag may skin dimpling, okay? Or yung itsura ng breast, parang balat ng orange. So, isa rin po yung sign of malignancy. Another one is nipple discharge. Kapag may discharge po sa nipple, it's a sign of malignancy as well. Okay? And then kapag, of course, pag may mga skin ulcers, then baka malignan din po yung diagnosis. Okay, so yun po yung ilan sa mga signs and symptoms of breast cancer. Pero yun, Doc, yung mga sign po na yun, yun yung ba yung mga nasa early stage or hindi? Depende. Usually, kapag may nipple discharge or may sugat na dun sa breast, that is a sign of advanced stage breast cancer. Usually, yung mga breast cancer na yun, at least stage 3 sila. Okay? But for the other signs, pwede pong on the early stage, pwede rin pong on the advanced stage. Okay? So, depende po yan sa ultrasound, depende po yan sa CT scan. Ay, to Doc, sobrang important to. Paano ma-detect?
paano mo ma-check? Paano mo ma-self-check kahit sa iyo man lang yung na merong breast ano cancer or tumor yung mga bukol-bukol? Paano po? Okay, so pwede po kayong gumawa ng self breast examination. So okay, so paano po ba ginagawa to? So ang paraan po diyan, so itong kamay ninyo, yung palad, ilalagay niyo lang sa likod ng batok. Okay? So saka niyo po kakapain. Okay, dahan-dahan. Kung meron po kayo nakakapang bukol, ganun din po sa kabila. Okay? So dito, then saka niyo siya kapain. Okay? So ganun lang po siya kasimple. Doc, meron bang certain na pwesto na normally kung saan tumutubo yung mga bukol na to? Or madalas, halimbawa madalas sa kanan, na part, gano'n. Para at least alam ng mga viewers natin, di ba? Kung saan yung agad yung unan nilang i-check. Well, both right and left breast equally has the risk naman, no? Na pwedeng magkaroon. Yes. Equal ang chance nila na magkaroon ng bukol. Pero may parte po ng breast kung saan mas tumutubo ang breast, ang mga tumors. Usually, nasa outer quadrant po yan. So, ibig sabihin na dun sa may labas ng breast. Kumbaga, nandun sa may side ng kilikili. Okay? Doon po sa part na yun. Okay? Kaya pala. Pero, Dok, possible po ba na pwede rin tumubo yun sa likod ng nipple? Yes. So, meron po tayong tinatawag na retroareolar breast cancer. So, meron pa rin po. Pwede pa rin pong magkaroon ng breast cancer doon sa area na yun. Di, ang hirap ng Dok mag-detect. Yes, mahirap siya kasi nandoon siya on top, nandoon siya sa ilalim ng nipple. Yes po. So, paano yun, Dok? Paano yun nila malalaman? Parang ano yun? Ano pa rin? Breast ultrasound, makikita pa rin yun. And, of course, CT scan, makikita rin yun. So, Dok, tuwing kailan dapat nagpapacheck yung mga kababayan? Para at least, di ba, maging aware sila. Okay. So, kapag ikaw ay 45 years old, dapat annual nagpapa-breast exam ka na. So, breast ultrasound, once a year, mammogram once a year. Kapag po sa pamilya ninyo may history ng breast cancer, mas maganda po at 40 years old, nagpapa-annual breast ultrasound and mammogram na rin po kayo. Okay? Once po na ikaw ay may nakakapang bukol or pag may na-detect na bukol, ang breast ultrasound po ay ginagawa every 6 months at ang mammogram ay ginagawa every year to monitor yung paglaki ng bukol, nasaan yung bukol, kung may tumubo bang bago. Okay? So yun po ang mga binabantayan sa breast ultrasound. Dok, paano maiwasan yung breast cancer? Lalong-lalo na kung hereditary siya, namamana siya. Paano sila makakaiwas? Okay, so number one, ang lifestyle po kasi natin ang pinakamalaking factor sa pag-develop ng cancer. Tama, so, Dok. Lifestyle din po dapat ang aayusin natin. So, ang mga aspeto po ng lifestyle natin ay yung pagkain, exercise or physical activity, pagtulog, stress levels, bisyo. Okay? So, yun po yung basic. Sa pagkain, ang pinakamainam na diet ay plant-based diet or ang isang 100% vegetarian na diet. Okay? And dapat po, itong vegetarian diet na to, dapat wala siyang processed foods. Okay? So, natural na pagkain to dapat. Okay? Ang hirap naman yun, Dok. Well, kung gusto niyo pong magpakonsulta, just comment how to consult below at babalikan po kayo ng Simply Healed Team. Ano lang yan, tiyagaan lang yan at kapag at sanayan lang. Yun lang ano dyan, okay? So, kaya nga siya lifestyle, okay? So, ang isa pang napaka-importanting bagay ay dapat iwasan mo rin yung mga bawal na pagkain. So, ano ba yung mga bawal na pagkain? Red meat, white meat, itlog, gatas, processed foods. Okay? So, yun yung mga number one na kailangan mong iwasan. Okay? So, next, physical activity. Dapat nag-exercise. Gaano katagal? Ilang beses sa isang linggo? 150 minutes per week dapat po yan of moderate intensity physical activity. So, paano mo malalaman na moderate in intensity? Dapat, yung habang ginagawa mo yung isang physical activity, kaya mo pang makipag-usap pero hindi ka makakanta. Okay? So, yan yung more or less a good gauge of moderate intensity na patulong na ito yung moderate intensity na pala yung exercise na ginagawa ko. So, ano ba yung mga halimbawa nito? Brisk walking o yung lakad na nalilit or number two, cycling. Okay, yun yung mga halimbawa nun. Swimming is also moderate in intensity. Okay, so yan yung mga very important na pwede mong gawin. Number three, sleep. Kailangan 7 hours of sleep. At least 7 to 8 hours of sleep every night. Okay? Hindi siya sa araw, sa gabi dapat. Okay? At syempre, ang bisyo, dapat hindi ka naninigarilyo kasi ang sigarilyo pwedeng tumaas
Pag naninigarilyo ka, pwedeng mag-cause din to ng breast cancer. At pag uminom ka ng alak, pwede din itong maging cause of breast cancer later on. Okay? Eh, paano doon? Occasionally lang, di ba? Okay, so may limit tayo. Pagdating sa alak, sa mga kababaihan, wag po kayo lalagpas ng one drink sa isang araw. Okay? One drink yan. So, ano ba, gano'n ba karami yung one drink? So, kung halimbawa sa beer, isang bote lang siya. Bote, 250 ml na bote, okay? Kapag naman sa hard drinks, so isang shot lang yun. Ganun tsaka konti, okay? Talaga ba, Doc? Grabe, sobrang dami pala na natin dapat i-consider, di ba? Para maiwasan natin to. So, may... Sa mga viewers natin, yan, dapat meron kayo dyan ballpen at papel para sinusulat nyo na or kung teki ka, i-video mo na uli or i-save mo na yung video namin para save mo na to para at least, di ba, alam mo yung mga dapat gawin para makaiwas, di ba? So, mas maganda talaga na meron din tayong tinitake, di ba, Doc? Yes. Na something na para at least... Pero wag hindi naman yung porket may tinitake ka gagawin. Pwede ko nang gawin lahat ng bawal kasi may tinitake naman ako, di ba? Yes. So hindi naman po 'yun ang ibig kong sabihin. Of course, gusto ko rin po kayong tulungan, di ba, na mamuhay ng normal, di ba? Syempre, imagine puro gulay kakainin mo para makaiwas ka, di ba? So magtatanim ka na diyan sa mga likod ng bahay niyo. Yes, magtanim-tanim na kayo, di ba? So 'yun. So Doc, meron bang namamatay sa breast cancer? Yes, actually marami. Okay? Ang pwede tayo mamatay from breast cancer kapag ka ito ay nasa very advanced stage na. Okay? So definitely ito ay stage 4 or kumalat na sa ibang parte ng katawan. Usually, ang breast cancer nakakapatay siya kapag kumalat ito sa brain. Lalo na sa masailang bahagi ng utak natin. Okay? Yan po ang naging ang nangyari sa isang family member namin, sa isang kamag-anak. Okay, so yung breast cancer niya, napabayaan, hindi siya nagpakonsulta. Ngayon, nung nalaman namin na may sakit pala siya, ay nung dumating yung araw na nangiwi yung mukha niya, nabulol siya, hindi siya makapaglakad. So ang unang iisipin namin ay stroke. So dinala namin siya sa ospital, so nagkaroon ng investigasyon na MRI siya, at yun, doon nakita na may metastasis pala sa brain. Okay, so doon na namin nalaman na ay may breast cancer pala siya. Okay, so kaya very important early detection, kailangan take action, okay? So kailangan magpagamot agad, kundi sayang naman. Kung napagamot niya to sana, ngayon kasama pa namin siya, okay? So sayang naman. And of course, kung na-detect niyo siya early and then napagamot niyo rin siya, 'di ba? Baga okay na, magaling ka na, 'di ba? Si Doc, bumalik siya sa normal ano niya, yung kung ano yung kinakain niya, di ba, sa lahat, di ba? Kasi ganun tayo eh, ganun tayo mga Pilipino, Doc, di ba, na okay na, magaling na ako, nakayanan ko yan, di ba? Survivor ako. Mm-hmm. So, di na wala naman akong binago, nagpagamot lang ako, di ba? Mm-hmm. So, ngayon, bumalik. Di ba, yung mga ano doon eh, di ba? So, sayang bukod sa oras mo, sa oras ng pamilya mo, sa oras ni doktor, of course, sayang din yung mga in-spend mo, di ba? Sa gamutan. Yung gastos, syempre. Yes. Yeah. So, talagang, kung kaya natin ngang bumili talaga ng mga mamahaling gamit, Doc, di ba? Kung kaya bumili ng mamahaling cellphone, di ba? Dapat, mas ano yung pag-i-spend natin pagdating sa health talaga. Yes. So, grabe no, Doc, yung iba, kasi parang, pagdating sa health, parang okay naman ako eh, sigla naman ako eh. Malaman yan, di ba, Doc? Mga ganun. Yes. So, lagi mo sinasabi na nasa Diyos ang awa, pero nasa tao lagi ang tamang gawa, di ba? Nasa doktor ang mga medisina, pero syempre nasa tao pa rin yung responsibility mo pa rin yung sarili mo, di ba? Mm-hmm. Tama ba ako, tama. Doc? Tama. Doc, marami kasing natatakot. Na nandun na sila sa stage na kailangan na nilang magpagamot. Kailangan na nilang gawin yung mga procedure talaga, pero natatakot sila. So, paano po ba yun doon? Para sa inyong mga katanungan, just comment down below at sasagutin natin yan mamayang Q&A. Ano lang po, syempre, valid naman po na natatakot kayo. Normal naman po yun. Kung hindi kayo natatakot, baka hindi yun normal, okay? So, very understandable. Pero, siyempre, kailangan alamin natin saan po ba nang gagaling yung takot. So, maganda pong pag-usapan ito sa doktor ninyo para maliwanagan po kayo. Okay? Ang isang hirap din po
kung ang isang problema na naibibigay ng takot din po ay syempre hindi po niyo hindi po kayo magti-take action, 'di ba? Hindi po kayo a-action dun sa problema. So dapat naiintindihan niyo po ng mabuti kung ano yung kalagayan ninyo, ano yung lunas. Kailangan mapag-usapan din po ninyo ng pamilya ninyo yung gamutan, syempre ang gastos at yung emotional, yung social support ay magagaling din po sa kanila. So kailangan po talagang pag-usapan ito, okay? Para maintindihan niyo yung kalagayan ninyo. At very important din, syempre magpakonsulta sa doktor para magabayan. Usually po kasi kaya po natatakot yung isang cancer patient is it's because of the unknown or yung hindi nila alam. So halimbawa, natatakot ako magpa-chemo kasi takot ako sa side effects, baka bumagsak yung katawan ko. Yes. At ang good news po dito is yung chemotherapy protocols po natin ngayon, ano na po siya, hindi po siya katulad nung dati na malala ang side effects. Although yes, may side effects pa rin po siya ngayon, pero ano na siya, namamanage na siya ng maayos ng mga oncologists natin. Wow. Meron akong pasyente na nagpa-chemo 5 times na. Actually, nung naghabang nung nasa chemo siya, hindi naglagas yung buhok niya. Wow. Nangitim lang yung balat niya. Pero normal yun sa nagki-chemo eh. Pero yes, side effect yun. Pero hindi naman siya ganun kalala, di ba? Buti na lang nagpa-chemo siya. At ito pang isa, yung iba, nasusuka, nawawala ng appetite. Pero itong pasyente kong to, hindi naman nawala ng appetite. Wow. Malakas siya kumain. In fact, tumaas ang timbang niya from 44 kilos naging 47. Oh, yung ibang pasyente rin, ang isang kinakatakot ay magiging napaka-frail nila or manghihina lalo yung katawan. No, it's not true. Okay? Itong pasyente kong to, actually, nung naka-first cycle pa lang siya ng chemotherapy, doon siya talaga mahinang-hina. Pero ngayon, nasa 5th cycle na siya. In fact, mas nagkaroon pa siya ng muscles. Mas nakakapaglakad na siya. Mas masigla siya. So, malaking tulong talaga itong ginawa namin protocol para dito sa pasyente namin. At ang isang magandang produkto kung halimbawa kayo po ay natatakot sa chemotherapy ay itong Simply Nature Peppers. Okay, so yung Simply Nature Peppers liquid, yan po yung ginagamit namin para to support the chemotherapy. Kasi yung ang function po ng Simply Nature Peppers liquid is number one, to induce apoptosis or cancer apoptosis o yung cell death ng cancer cells. Okay, number one yon. Number two, para din ma-preserve yung bone marrow para hindi bumagsak ang immune system. Okay, so isa yan sa tulong na ibibigay ng Simply Nature Peppers liquid. Okay, so kung ikaw ay natatakot sa chemotherapy, ito ang pwede namin i-prescribe para sa inyo. Oh wow, that's good news, Doc. So, ano ba yung papers, Doc? Meron ba tayong pag-aaral niya na talagang for cancer, ano siya? Yes, in fact, itong Simply Nature papers na to, pinag-aralan yan sa cancer talaga. At ang combination na ginawa nila is chemotherapy versus the cancer and then support yung papers liquid. Wow. Doon siya talaga ginawa. So see, mga viewers natin dyan. So yan, meron ng good news si Doc sa inyo. So while you're doing your chemotherapy session, yung mga medication ninyo, yung mga drugs, of course, yun nga, maganda naman talaga yung mga gamot-gamot na yan, Doc, di ba? Kasi talagang destined yan para talagang sa sakit mo, di ba? Pero syempre, importante na meron tayong tinitake para at least ma-overcome natin yung mga side effects nung gamot, 'di ba? Tsaka hindi naman yung product ba natin, Doc, saan po ba siya gawa? Gawa ito sa special strain ng microalgae. Okay? So sa Tagalog, ang Tagalog ng algae is lumot. Okay? Oh. Pero ano po to? Hinarvest po ito. Hindi po siya synthetic. So natural po ito. So hindi po siya minamanufacture or ginagawa. Hinaharvest po siya. Wow. Okay? Then nililinis at kinoconcentrate into tablet forms. Okay? So, ganun siya. So, parang, ano na rin siya, para siyang mga gulay-gulay lang, Doc. Yes, para siyang mga gulay-gulay din. See? So, paano, ano pa yung tsura nito, Doc? Tsaka, paano ba siya iniinom ng patient mo kapag, okay, ano po? So para at least yung mga viewers natin maging aware, di ba? So, yan. Yes. Ito so, ito ang Simply Nature liquid. So, isang vial. Once a day po ito. So, ang gagawin nyo lang, buksan nyo lang to.
peel off yung ano, yung cap din, diretso inum na. Okay, so liquid ito. Okay, so dito naman po tayo sa peepers powder. Ito, peepers powder, nilalagay po ito sa ilalim ng dila. At hintayin nyo lang po itong malusaw, okay? And then, ito pong peepers tablets. Ang peepers plus tablets, ito yung basic na peepers protocol namin, okay? Ang peepers plus tablets, 10 tablets twice a day ang pag-inom. Pero yung dami po nito, depende po sa cancer ninyo, okay? So, kung anong stage of cancer na meron kayo. Okay? So, para malaman, magpa-consulta po. Ha? And then, it may seem na marami siya, 10 tablets. So, di ba ako ma-overdose yan? Hindi po. Itong tablets po na ito, maliliit lang po ito. So, kasing laki, halos kasing laki lang po siya ng puwet ng ballpen. Okay? So, maliit na maliit lang po siya. At kung nahihirapan pa rin po kayo lumunok, pwede nyo po itong nguyain. Okay? So, madaling-madali lang po siyang i-take. And then, ito naman pong cleansing plus kapag ka meron po kayong constipation at gusto nyo pong mag-cleanse ng colon ninyo, maganda po to para gumanda po ang pagdumi. Okay. Dok, paano po bakit nga importante ulit na ma-colon cleansing muna tayo? Mm-hmm. I mean, bakit importante sa atin yun? Lalo na sa mga umiinom ng gamot at yung maraming iniinom ng gamot, mm-hmm. Diba? Gano'n siya importante? Okay, so number one reason is, syempre, ang kinakain natin, malaking ang impluensya kung magkakaroon tayo ng cancer or hindi. Kung ikaw ay isang tao na mahilig kumain ng karne, mahilig kumain ng processed foods, kagaya ng mga corned beef, hot dog, mga sausages, mga tocino, longganisa, very important na ma-cleanse yung bowel mo kasi itong mga pagkain na ito ay nagko-cause ng cancer. Okay? So, kailangan mo munang mag-bowel cleanse pag yung putong kainin. Okay? Kundi, baka yung antioxidants nito mapunta lang doon sa paglaban doon sa mga free radicals, no, galing doon sa mga kinain mo. Okay? So, very important na ma-cleanse din. At number two, syempre, kapag dahil itong mga pagkain nito ay mahirap tunawin, ito ay pwede rin mag-cause ng pamamaga ng bituka or inflammation. Okay? So, itong inflammation po, tataas po ang risk ninyo for cancer pa rin po. So, pwedeng colon cancer, pwedeng breast cancer. Okay? So, very important na mag-cleansing. Ito po bang peepers nut? Ito po bang peepers tablet? Pwede nilang i-take? Pag halimbawa yung, Dok, hindi ko na po muna kaya yung bayal. Pwede po ba sa isang buwan for 1 month muna ako ng peepers? Pwede naman. So, itong protocol natin, kailangan po natin pag-usapan ito. So, mas maganda po kung magpapakonsulta kayo. Kasi bawat isang pasyente, iba-iba ang protocol na ibinibigay namin. Okay? Pero, definitely, kapag medyo tight sa budget, ma-adjust naman po natin ito. Depende kung nasaan kayong stage ng treatment ninyo. Okay? Depende kung nasaan stage ng treatment. Okay? So, Doc, paano po yung mga patients natin na may gusto magpa-consult? Meron ba tayong online or ano? Yes, meron po tayong online na consultation. So, comment lang po kayo dyan na how to consult. So, yung Simply Nature team or yung Simply Heal team ang mag-approach po sa inyo, mag-message kung paano po kayo makakapag-consulta sa amin. Kung gusto nyo pong magpa-consulta, just comment how to consult below at babalikan po kayo ng Simply Heal team. Sa mga patients natin dyan, yung mga talagang nakakaranas, naranasan yung cancer. I mean, pinagdadaanan ngayon yung breast cancer, mm-hmm. Di ba, Doc? Ano ba yung, hindi naman nila may iwasan din na hindi kumain yung mga meat, di ba? Mm-hmm. So, ano po bang may tutulong ni peepers? Number one pa rin ay, hanggat makakaiwas po kayo, dapat iwasan to. Hindi po pwedeng tikim lang or hindi pwedeng may cheat day, okay? Mm-hmm. So, lifestyle ito, dapat ito ay panghabang buhay. Kapag ka in the event na halimbawa nagkaroon ng okasyon na pakain, okay? So very important na mag-take po kayo ng peepers tablets at saka ng cleansing para mabilis yung siyang ma-eliminate sa stomach, okay? Or sa intestine, o para hindi siya magtagal sa katawan. Ang kagandahan din po kasi nitong cleansing plus, ito ay isang fiber drink or fiber supplement, okay? So ano ba ang trabaho ng fiber sa colon? So ang fiber, para siyang sponge. So kapag ito ay ininom natin, yung mga toxins lahat kakapit doon. At since fiber siya, mabilis itong lalabas sa bituka natin. So mabilis ang intestinal transit time. Okay? So pagka mabilis ang intestinal transit time, mabilis din tayong nagpupupo. Okay? So kapag mas madalas tayong magpupo, mas mai-eliminate natin yung mga toxins sa katawan natin. Pero
hindi dahil meron tayo nito, ay kakain na kayo ng kakain ng mga bawal, okay? Hindi pa rin siya pwede. Okay? Kasi hanggat meron kayong kinakain na bawal, yung cancer natin, pwede siyang mabibigyan siya ng oportunidad para mag grow pa. Okay? O kumalat. Ba? Mm-hmm. So, okay. Yan nga, katulad yung sabi ko kanina, dapat meron kanyang ballpen at papel para nailista mo yung mga sinabi ni Doc, di ba? Tapos save mo lang rin tong video na napanood mo ngayon para at least, di ba, next time kapag ano ba yung dapat ko daw gawin, sabi ni Doc Jansen, di ba? And syempre, importante din sa yung doctor na, of course, approachable, di ba? Yung mabait doc, syempre isa na doon yung good looking, di ba? Kasi parang naaano tayo na parang naano tayo lagi pag umaga pa lang, ano ba yung ni doctor? Kaya schedule ng doctor ko, di ba, doc? Kasi para yung stress, malaking part, doc. Kasi syempre yung stress, kaysa naman yung stress kaya sa sakit mo, tapos sa gamutan mo, yung sakit na nararamdaman mo, tapos pagdating mo pa kay Doc, papagalitan ka, di ba? Yeah. So, syempre, ang hirap, Doc. Yes. Tapos, or paiba-iba ka ng doctor, sobrang hirap po niya. So, na-experience ko na rin po yan. Talaga, so kailangan talaga maging masunurin tayo kay Doc para hindi tayo papagalitan. Pero don't worry, kasi hindi naman po nagagamit si Doc. Huwag po kayong matakot sa mga gamutan, sa kung ano man yung procedure. Basta sundin lang po natin si Doc. Ay magiging okay po tayo. Thank you so much, Doc, for your time. Thank you, Roxanne. Yes, so yan, question and answer na tayo. Yes! Okay.